mamaylan sa Negros Occidental, may mga naka-jackpot daw sa Poso Negro. Imbes kasi na putik at dumi ang kanilang nahukay, mga antigong barya. Ang tanong, meron ba ang mga itong halaga? Dalawang talampakan pa lang ang nahuhukay ni Brian para sa ginagawa niyang Poso Negro para sa kanilang bahay dito sa Himamaylan, Negros Occidental, nung pinagpala siyang tamaan ng pala. Ang daan-daang mga antigong barya. Alam mo, baka mga gold niya sana, no? Yaman sana, no? Pag-check po, nakita namin na marami pala. Halos 300 na piraso ng barya ang nahukay namin. Ang mga barya, dikit-dikit at balot ng makapal na lupa. Alam mo, baka mga gold niya sana, no? Yaman sana, no? Kaya maingat nila itong nilinisan. At dito na tumambad sa kanila ang nakaukit ditong disenyo. Imahe ng babae't lalaki katabi ang nag-aalborotong bulkang mayon. Sa ilalim nito, may naka-imprentang salitang Pilipinas. Sa likod, may nakasulat namang United States of America. May disenyo ring kalasag na may agila. May nakaukit na taon, panahon ng mga Amerikano. Ito yung mga iba sa buhay namin. Baka magiging instant millionaryo na rin, kagaya ng ibang nakakita ng kayamanan. Agad nila itong ipinost sa Facebook at nalula sila sa mga komento. Bakit muna may mga antique coins na nakabaon sa lupa? Ayon sa tsahi ng magkapatid na John Bert at Brian na si Faye, kilala raw niya ang posibleng nagbaon ng mga antigong barya sa lupang pinagtatayuan ng bahay ng kanyang mga pamangkin. Walang iba kundi ang kanilang Lolo Noe na dati raw miyembro ng Philippine Constabulary, ang dating tawag sa PNP ngayon. Nung buhay pa ang nanay ko, kinukwento niya sa amin na katira ditong lupa si Lolo namin. Tapos naglipat sila kasi ara na yung mga hapon, papatayin sila. Mga kayamanan ni living sa lupa. Siguro parang tapos ng gera, may babalikan sila Ang Negros Occidental ay pinakamayaman na probinsya ng panahon ng mga Amerikano. Malaking export natin ng asukar. Pagdating ng mga Hapones, maraming tao na lumabas sa kanilang dalawigan, evacuate yun sila. Pag gera, buried their money, yung kanila mga silver spoons, kaya after the war, the owners, pagbalik nila, they were able to retrieve their money. Sa halos 300 piraso ng antigong mga barya, sa dalawang ito nagka-interes ang coin collector na si Kenf Makalinaw. Una, sa tinatawag niyang 1915 USPI o United States Philippine Coins. Nasa 2.5 million na pirasong ginawa noon, nasa 1.6% na lang daw ang nasa sirkulasyon ngayon. At ang 1909 coin na ito, nasa 1.73 million na pirasong ginawa noon, nasa 2% na lang daw ang hawak ng mga coin collector ngayon. Tinanong ko ni Brian ng larawan ng kanyang mga coin. At isa sa mga nakita ko doon ay yung USPI 1915, 1 centavo coin. Sa magandang kondisyon, magkakahalaga ito na... Susunod, 300 antigong barya na hukay sa ginagawang Poso Negro sa Negros Occidental. Namulo, baka mga gold ni Tanana, no? Yaman, Tanay, no? Baka magiging instant millionaryo na rin kagaya ng ibang nakakita ng kayamanan. Kung lahatan na po, mabibinta po ni Sir Brian ng... mga lumang barya na nahukay sa ginagawang Poso Negro. Kumakalansing na nga ba ang halaga ngayon ng 1,000,000 piso? Susunod na! Habang naguhukay sa gagawing Poso Negro, si Brian... may nahukay na 300 piraso ng antigong mga barya. Mga
May nagsabi doon na 250,000 yung pinakamagandang quality ng coins. Baka magiging instant millionaire na rin kagaya ng ibang nakakita ng kayamanan. Kapag may halaga to, gagamitin namin yung nakuhang pera sa pagpapatapos ng bahay. Kasi nangungutang lang ako sa kapatid ko. Dito na kami kumonsulta sa isang numismatist o yung mga nag-aaral at nangungulekta ng mga pera. Nung sinusori ko na po yung barya na nakahukay ni Brian, wala po siyang nahukay na rare coins. Pero mayroon pong medyo mataas ang balyo, yung 1915 then 09. Yung 1909, nagkakalaga po yun ng 4,000 to 7,000 pesos. Ang 1915 naman po ay nagkakalaga po ng 5,000 to 20,000 pesos. Gayunman, dahil sa kasalukuyang kondisyon ng mga nahukay nilang barya, posibleng mas mababa na raw ang halaga ng mga ito ngayon. Tingin ko mabibinta na lang niya ng 50 pesos to 150. Kung lahatan na po, mabibinta po ni Sir Brian ng 8K to 9K. Dala na ko ni Brian ng larawan ang kanyang mga coin. At isa sa mga nakita ko doon ay yung USPI 1915 1 centavo coin. Sa magandang kondisyon, magkakahalaga ito ng 6,000 to 7,000 per piece. Kaso, ang coin niya ay upod na. May corrosion. Sa ganitong kondisyon, magkakalaga na lang ito na 500 to 1,000 per piece. Siguro, itatago na lang namin ito at ipaprim para mapakita pa namin sa susunod na henerasyon. Ikukwento namin na may lolo kami na nagbao ng barya noong panahon ng giyera. Hindi lang sa basura may pera, meron din sa Poso Negro. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.